Hello and welcome again sa ating tutorial. So, dito sa episode 2, babalikan natin yung mga mali natin sa una. So, halimbawa niyan ay yung sa ating item service. Sa ano, item daw ay walang access modifier. So, ito ay magiging private private final. Private siya kasi hindi naman siya part ng interface ng service. So, ang item daw ay hindi in-offer ng item service. Kaya itatago natin siya. Ang in-offer niya lang na service ay ang create for now. So, in the future, lalagyan natin niya ng iba't iba pang mga services. So, isa pa ay sa item daw, thanks sa nag-brought up na ito, yung item CSV. Ang item CSV ay isang method, therefore, it should be named as a verb. So, re-rename natin siya as a verb. So, format item to CSV. Ayun ang nangyari. So, ayan. Tapos, ito. So, dito, wala rin tayong handler. So, dito ang gagawin nating handling sa data access exception natin ay gawa rin tayong generic handler para sa kanya. So, exception. So, gawa tayong bago nating exception. Kala ito siyang service exception. Okay, sabi. Hate this. Yan. So, service exception natin ay isa ring exception. So, pag ang class kasi mayroong extends, mayroon sila tinatawag na is a exception. So, service exception is a exception. So, ganun lang din. Pero, gawin din natin siya ng constructor niya para mag-bubble up siya. Oops, mali ang aking import. So, sa IDE ko pala, automatic siyang nag-import. Kaya, ganun. Hindi ko po siya tinatype. So, dito lalagyan ko na string message. Ay, mamaya mo na alam niyang bakit din. Exception, cough. Tapos, itatrow lang natin siya papunta sa super implementation niya. Ay, sa super class para magamit siya as is. Ayan. So, dahil may service exception na tayo, lalagay ko lang siya rito. So, throw new exception. Ito yung sinasabing retro kasi nag-cut siya rito, ito throw ko uli. Ang tawag sa technique na to ay bubbling kasi para siyang bubble na nag-uumpisa sa pinakababang layer. Ang pinakababang layer natin ay yung daw. So, magbabubble siya paakyat sa yan na to. Ay, sorry. Magbabubble siya paakyat sa CLI natin. So, ayun. Kaya siya bubbling. So, ayun. So, dito, lagay tayong message. Ito yung mababasa na ng user. And then, nagtotrow siya ng error kasi unhandled exception. Kasi, itong service exception ay hindi siya runtime exception. Ang runtime exception, hindi siya ini-expect. Ito, ini-expect siya. So, dito dapat either ilagay natin ito sa catch or lagay natin ito ng throws. So, gusto ko siya lagay ng throws para ma-handle siya rin sa CLI natin. So, ayan, okay na. And then, ang handling naman nito ay ilalagay natin dito. Try catch service exception. Tapos, ito lalagyan ko rin ng source. Exception. So, ayun. So, gagawin lang naman natin dito, siguro, lagyan lang natin ng error message. So, string error message. Kuha tayo ng ating error. Error. Tapos, ang value ng string natin ay e.getMessage. So, itong getMessage ay part na siya ng exception class. So, print natin siya. Sout.
error message. Tapos, oh sorry, ang errors pala nilalagay sa error output, hindi sa standard output. System.error. Tapos, ayan, as a good practice, kapag kapag normal termination kasi, tulad na ito, ang exit code niya ay 0. No error. So, pag nag-exit code ka ng may ibang number, kahit ano, basta hindi 0, tawag doon abnormal exit. So, ang abnormal exit, meaning nag-exit ka dahil sa error. So, ikaw ay, sabihin natin 1, basta wag 0. So, kulit na ito. Lumalabas na ganito. Yan natin siya. So, ayan. So, balikan natin. Bakit siya tinatawag na bubbling? Kasi, una, yung bubble na exception ay lalabas galing rito. Actually, dito. Actually, dito sa 1, 2, 3, 4, sa apat na lines na to. So, dyan susulpot yung bubble. Tapos, papaakyatin natin siya sa higher layer using distro. So, imagine ninyo, itong file, itong item daw, siya yung lowest layer natin. Aakyat siya, paakyat sa service using this. Pagrating dito, bawa nag-throw na naman na exception to, iakyat uli natin siya sa presentation layer natin. So, wala tayong controller. Actually, controller presentation. Pero ito na yung presentation layer natin. Then, pagdating rito, dito natin ipapop yung bubble. So, ayun, para lang siyang baso ng soft drinks. Akyat yung pula pataas, then puputok. Makikita na natin yan dito. So, ayun. So, ano pa ba? Ayun, sa sa Java 7, actually Java 8 na to. Sa Java 7, meron silang tinatawag na auto-close. So, ang auto-close ay parang ganito lang. To ililipat natin. Lipat natin siya rito sa labas. Then, ito, ilalagay natin siya sa try. So, tanggalin ko to. Ayan na. Pasok lang natin siya dyan. Then, buray ko na to. Oops. Ayan. So, hindi ko na kailangan na ito. Ayan. Ito yung tinatawag na, try with resources. So, sa try with resources, mag-open ka ng resource. Ito, si writer. Then, gagamitin mo siya sa loob ng try block na ito. Tapos, pag natapos ang try block, automatic na i-close niya na to. Ayan yung tinatawag na try with resources ng Java 7. So, ayan, that's it. Yan lang muna yung mga fixes na naiwan ko sa naunang episode. Ang tawag dyan ay technical debts at nagbayad ako ng mga utang ko. So, ay! Ano nangyari? Sorry. Terminal dito. Ayan, sorry. So, i-commit natin siya para ayun nga, itrack natin mga moves ko. So, ayun, itong main class natin, nilagyan natin ng handler para sa exception. And then, ito, gumawa tayo ng tawag sa kanya, try with resources. Nirename din natin yung method na ito. So, ayun. Then, ito, new file. Gumawa tayo service exception. And then, ayan, yung bubbling natin ng data access exception, ito. So, basically, yan ang ginawa natin. Ito, syempre, ulitin ko hindi kinocommit ang mga output file. So, ito, anong commit message natin? Implement bubbling of exceptions. Tsaka refactor method ng item CSV. Tapos, ano pa ginawa mo? Basically, yan lang. So, sign off, commit, and tapos na. So, mamaya, hindi ko sure kung mamaya, kung may papakita ako kung para saan ba yung commit na yan. So, for now, gawin ko muna siya.
So, ayun, magpasita tayo sa ating main course, ang inventory system. So, linawin ko lang, inventory system siya, hindi siya POS, so hindi ako nag-track ng sales, pero I am considering na isali yung feature na yan sa future iteration natin. So, may napansin lang akong problem sa ating item model. Pansin ko kasi wala siyang ID. So, dito kasi kung mapapansin nyo, irarun ko lang ah. Without the arguments, then run. Compiling, 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 compiling. Tagal. So, balikan lang natin yung ano natin. Ginawa nating tawag rito. Help add usage help. So, mapapansin nyo, ang edit at delete nagre-require ng ID. But yung ating item domain ay item model domain model same word lang sila. Interchangeable lang. So, wala siyang ID. So, ano tong ID na ita-target natin? Use by ano pag gumamit tayo ng edit tsaka delete, which is so wrong. So para maayos to, syempre maglalagay tayo ng ID. So private long ID. Bakit long? Bakit capital L hindi small L? Tsaka bakit integer hindi long? Kasi unahin kayo sa integer ah. Sa di in the future kasi plano ko talagang gawin database to, hindi tayo file forever. Sa database kasi ang default data type ng primary key ay long. Capital L siya because ay, capital L siya dahil ginagamit yung long na class rather yung long na primitive type kasi ang ID kasi nullable because ano siya. Pag nag-umpisa kasi yung object, wala pa siyang ID. Nagkaka-ID lang siya kapag sinave na siya sa database. So, ayun. Get ID. Ay, ba't nandiyan ko sa huli? Ito ko sa umpisa. So, ayun. Nag-generate lang ang setter getter. So, ayun. Ayun. Ganyan lang siya. Tapos, tapos na. ID na tayo. Ang problem natin sa save natin sa pangalan na ito. Save natin ay sa file item daw. Wala tayong way dito para mag-assign ng ID. Tapos ang format natin, hindi rin nag-format ng ID. Ang ginagawa nilang quantity at name. So, dito siguro, lagyan muna natin siya ng ID. So, percent %d. Yan. Diyan natin lalagay ID. Item.get ID. Then, get quantity, get name, so on. Ayan. Tapos, ayun nga, paano yung ID? So, isa sa mga paraan para malagay ng ID ay ilagay natin siya sa isang data structure na ano, mag-hold sa kanya na parang isang data table. So, siguro sa ngayon, gagamit tayo ng list. So, meron akong list dito, private final list of item. So ayun siya, item. Ito yung ating ano, item list. Malay pa pala to. So ang item, ang list natin is type of array list na lang para madaling gamitin. So import. Ayan. So dito natin i-store lahat ng ating dito natin i-store lahat ng ating items na isa-save. So, balik gagawin natin. Dito natin itatago yung mga items. Tapos, gagawa tayo ng method na magsisave neto sa file at saka mag-load neto from file. So, para magawa yun, kuha tayo ng helper method natin na private void save item list to file.
gagawin lang niya, babasahin niya to, tapos i-write niya sa file. So paano yan? Parang ganito lang rin. So kuha tayo, copyin ko na nga, sorry. Masama mag copy paste pero ginagawa ko. Huwag niyang gagayahin. Ayan, so buksan natin tong file for writing. Buksan na siya for writing, mag ano ba ito? So gagawin natin for each item sa item list natin, i-write natin siya sa file. So gawin natin na, so for each item in item list. For each item. So, hindi tayo kumagaya traditional na for loop kasi may loop talaga para sa mga list, sa mga array, sa mga collections. At ito yung tinatag na for each loop. So, yan. For each item, gagawin natin, i-write natin siya. Teka lang. Pag-using ko muna. Gawa tayo ng string items CSV. Ito, i-format muna natin siya. Format item CSV. Ayan. Tapos, itong item na to ay i-write na natin sa i-write na natin sa file. Ayan. So, open natin ito. Ay, itong file na to. Open natin siya for writing. Mag-iterate tayo rito. For each item sa kanya, i-write natin siya sa file as CSV. At, may nakita ang problema. Wala siyang new line. Write new line. Ayun. So, ayan. So, tapos, para maikabit muna natin dito ang bagong item na, itong item na isi-save. Kailangan, burahin ko na ito. Ilalagay muna natin siya dapat rito bago siya i-save. So, ayun. So, yung item list natin dot add natin si item. Yan, pag na-add na siya, save na natin siya sa file. Save item list to file. So, ayun. Mas maliit na yung method natin ngayon. Ganyan na lang siya. Pagkatapos, paano yung ID? Wala siyang ID. So, dapat pala una, i-determine muna natin kung ano yung kulit na ito. Kanina, word. Yan. So, kailangan muna natin siyang assignan ng ID bago natin siya ilagay rito. So, paano yun? Siguro, pwede nating kunin yung size ng ano. Pwede nating kunin yung size ng list then yun yung magiging nating ID. So, gawa tayo ng helper method para doon. Papansin nyo, hindi ako nagko-comment sa code ko kasi hinahayaan ko yung mga method name mag-explain ng sarili nila kung ano ba sila. So, meron tayong long ID is equal to determine item ID. So, pag na-determine natin yung ano, ID, set natin siya item.set ID. ID. Yan. Pag na-set na yung ID, pag na-set na natin yung ID niya, add na natin siya rito sa item list, then save na natin sa file. So, paano natin determine yung ID? So, teka lang, tago ka muna. Private long determine ID. So, siguro, kunin lang natin yung size ng list. So, int list size item list that size. So, yan. Tapos, sorry. Long. Cast natin siya sa long para sure tayo. Then, return list size plus 1. Para mag-start tayo sa 1. So, pag 0 pa lang yung list natin, ang una niyang item ID ay 1. Then, ayan. And so on. So, ganun siya. So, ayun. So, ganito natin siya masisave with ID. Ilagay rin natin siya rito. Item has been saved successfully.
Then sabihin natin ID. Dito na lang. ID is equals to percent %d. Tapos lagay natin ID na rito na ID item dot get ID. Perfect. And try. Ano pa to ulit? Name. Ibang name. Mouse. Isang mouse. Pwede web 1999. Ay! Ano nangyari? Iba yata nalagyan ko. Ay, mali na naman na pindot ko. Sorry. Sabi na yung mali na pindot. Add mouse. Ayan, sorry. So, ayan. Nagka-ID na siya. ID 1. And then, na-save na siya rito. So, ID 1, quantity 999, name, mouse. So, ayan. Na-refactor na natin yung save. Na nag-store na siya ng ID. With that, mailalagay na natin siya sa... Ay, pwede na tayong gumamit ng edit at saka ng... edit at saka ng delete. So, ayan. So, ngayon, una natin gawin yung delete. Hindi, ito na lang. Edit. Mas madali yata edit. So, para mag-edit, kunin natin yung para mag-edit tayo, kunin natin yung ID. Kaya lang, nawala yung guide natin. Yan, irarun ko siya without arguments. Run. So, edit, ID, name, quantity. So, una kunin natin sila. So, long ID is equals to args sub 1. Kasi nga, ito yung 0, tingin sa baba. 0, 1, 2, tapos string name ito. Ay, sorry, long dot parse long, kalimutan ko yung data type ito. Wala. Ay, nagsishare pala sila. Ngayon ko lang nalaman to, nagsishare pala sila. So, para mapaghiwalayan, tanggalin ko si Adrito. Kuha tayo ng private static. Static siya kasi static yung main natin. So, add string args. Ayan, tapos umalis ko dyan. Ganyanin na lang natin para maliit yung switch case natin. So, private static void edit string args. Oops. So, ikaw, kunin kita. Ayan. At rito. So, yun nga, balik na tayo. Kung natin ID, name, quantity. So, quantity is quantity is equals to integer dot parse int arg sub 3. So, kasi pang apat. Tapos, gamit tayo ng item service para mabuild siya. Ma-fetch and update siya. So, item is equals to item service dot update natin yung itong item na may ID na ito.
the name quantity. So yeah, magawa na natin yan, i-report natin sa user. So message string dot format, sabihin natin item number ID is now updated with name percent s and quantity percent. So yan ay si item dot get ID. Ito then sorry, ito next, ito si name. So item dot get name and item sabi dot get quantity para dun sa last argument. So nabuild na natin yung message natin. Nabuild na natin yung message natin, i-display natin sa user as out message. And there you have it. Ganito muna natin siya i-update. So, ayan, specific na tayo sa implementation. Paano natin to i-implement? So, para ma-implement yung update, put tayo sa ating item service. So, item service. Ito yung body import ko kanina. Item service. Kailangan na natin ng method na update. So, public item update long ID string new name string new quantity. So, service exception rin kasi magbabubble tayo ng exception papunta dun sa presentation natin. So, una, yung item natin, kailangan natin siya i-fetch sa ating database kuno pero file lang siya. So item equals to item daw dot find by ID. So pag na-find na siya by ID, kapag meron if item, kapag may item i-ano natin siya, pero pag wala, pag-throw tayo ng service exception. New service exception. Item not found for given ID. Ayan. So, ayun. May error tayo kasi nagre-require siya ng dalawang argument. Pero isang argument natin. So, gawa tayo ng ganun. Public service exception message. So wala dito, wala na siyang cost kasi original siyang exception. Hindi siya bubbled up, wala sa ibang layer. Ayan. So ganun. So pag may item naman, ano to? Sorry. So pag may item naman tayo, i-update natin siya. So item.set name, new name. Pasok natin yung name, get item dot set quantity sa new quantity. Ito. Ay, wala pala, mali ako. Int siya. Sorry. Ayun. New quantity. So, dito updated na siya. Hindi natin na-update ng ID, syempre. Tapos, ayun na, isa-save na natin siya. Pero, ibang paraan siya ng pagsisave dahil update siya. So dahil iba yung paraan niya, gawa natin siya ng bagong method sa pag-update. So item daw dot update item return item. So ayun, ganito natin siya, ganito yung logic niya tayo sa pag ano, sa pag save. Logic niya sa pag-save, una hanapin muna natin siya. Pag di natin siya nahanap, mag-throw tayo ng error. Pero pag nahanap natin, ipasok natin yung bagong name, bagong quantity.
Tapos save na natin siya sa file. Then, ayun, tapos na. Oh. Ngayon, kailangan natin ng dalawang bago interface, find by ID at si update. So, lalagay natin siya rito sa ating item daw. So, kailangan natin ng find by ID. So, interface siya. So, lahat ng method ay public abstract item find by ID. So, data access exception. So, dahil interface siya, lahat ay public abstract. Pwede na tanggalin itong dalawa. Ayan. Kasulat, public is redundant. Abstract is redundant. Kaya di ko siya nilalagay ng access modifier. So, lagay rin natin isa pang nating interface method. Si... Sorry. Ito, lagay rin natin to si update. So, maya na natin handle itong error na to. Saan na siya? So, update is void update item source data access exception. So, dito, dahil expected na nagka-throw na ng exception to, kailangan na natin silang ilagay sa cut, try catch. So, okay. Try catch data access. Then, i-retrow lang natin sila para dun siya sa presentation i-handle. Service exception. At ikaw ay error updating item. May punctuation mark ba? Wala. Hindi, wala rin to. So, ayan. Ito na yung magiging logic natin. So, ang problem na lang yung specific implementation na itong mga to sa file daw. So, puntahan na natin yung ating file daw. Ito. So, ang problem niya, wala rin yung mga bagong method. So, implement. Okay. Saan sila? Ayun sila. So, find by ID. Paano natin gagawin? Total, lahat ng sinisave natin ay nandito na sa item list. Diyan na lang tayo magpa-find. So, paano to? Mag-iterate tayo sa kanya. So, So, ito tayo. For each item in... Sorry. Sa ating item list, if yung kunin natin yung ID ng ano item, long ID is equals to, hindi naman nagnanal to, so forget it, item dot get ID. So if yung item ID, so pag yung item ID, ito yung na-fetch nating ID. At yung hinihingi na ID ay nandiyan. Ikakat na natin yung method by return. So, return item. Oh, ganun lang siya. Ano to? So, pag wala naman tayong mahanap, return null. Ayan. So, ganyan lang mag-find. Next is ito, si update. So, paano to? Para mag-update ng item, kailangan natin siyang kunin dito sa item list. So, ito na nga yan. Nakuha na natin, papalitan na natin to. Item list dot remove. Yeah, so i-remove natin tong item na to. Okay? Tama ba to? Ay, hindi na pala kasi ito rin siya. So
So same, nakaturo siya sa same memory at nasa sa same pointer sila. So dahil update, in-update na yung value nito, pwede na siyang i-save na lang diretso, save item list file. So dahil nagbago to, nagbago na itong item list natin, save na lang natin siya. So kung actually pwede natin siyang tanggalin kasi kapit ulit, pero stupid siya. Even though possible siya. So ayun, ganun siya makakapag-update. So para matry natin, ang problem nga lang, yung item list natin, lagi siya nagre-reload every time inarun natin siya. So para maayos yun, gawa tayo ng initializer nito ng item list. So pag nag-run yung system natin, initialize natin to para makita natin siya. So para magawa yun, gawa tayo ng kanyang sariling constructor, public item daw. Ay, sorry, ito. Tapos ipopopulate natin to. So load item list from file. Tapos ikaw ay i-close natin sa try catch kasi file hunting to. Catch IO exception. So so, tsaka na natin i-handle exception. Kaya muna natin siyang walang ginagawa. Kuha tayo ng ganong method. So, private void load item list from file. So, una, ko-open tayo ng buffered reader para sa file natin. So, parang ganito lang rin, pero buffered reader gagamitin natin. Ito. So, open tayo ng file. File. item.txt, then hang on, kuha tayong buffered reader natin, ay buffered reader reader natin ay new file reader sa file. So kaya tayo gumagamit ng buffered writer kasi mas mabilis sila kumpara sa stream. So catch IO exception, tapos ito bubble up lang rin. So lagay tayo ng to do, may utang na naman tayo. So gagawin natin reader dot ay, sorry. Saka lang ah, experiment. So, ayan. Reader kasi, kaya niya mag-read line per line. So, bawat line, yun yung magiging nating item. So, una, ano ba to? Okay. String read is equals to reader.readline. So, habang may nare-read tayo, gagawin natin siyang item. So, add to item list. Add CSV to item list. Ganyan. So, ang nare-read natin, CSV line, tulad na ito. Tapos, babalikta rin naman natin, gagawin natin siyang mula string to item. So, pag nagawa na natin yan, magre-read ulit tayo, tulad na ito. So, reader.read line. So, ayan.
Basically, yun nga, babasahin niya line per line. Tapos gagawin niyang item. Sa loob na ito, yung item, ilalagay niya sa item list natin. Ito. Ito. Tapos, ayun, magiging na siyang item list na para maging persistent na siya. So, ano ba to? Error. Okay, sorry. Nag-error siya rito, dito tayo nag-throw ng IO exception. Kasi dito pa lang kinakatch na natin siya. Di, ano natin ito? Got access. Tapos, data access. Ay, mali. Ayaw pa. Ayan. Tapos ikaw. Data access. Tapos ikaw. Ngayon, yung sasaluhin na ito. Wala pang hunter. O ngayon, paano natin ipa-parse ang isang CSV into item. So, kuha tayo na ito. Dito ko na lang. Private. Parang may mali. May mali nga. Parse SV to item. Tapos, dito pala natin dapat ilagay. Item. Tapos, item list. Add. So, ayan. Ganito pala. Tapos, kuha tayong item. Mata string. So, paano yan? So, expect natin, ganito yung format natin. Tapos, gagawin natin siyang item. So, para mangyari yun, kailangan natin siyang split by comma. So, splitted columns equals to csv dot split by comma. Yan. So, pag na-split na siya by comma, magiging na siyang tatlo. So, yung una, siya magiging nating id. So, long id is equals to long dot parse long. Ayan, tapos yung pangalawa, ito ay yung quantity. So, int quantity is equals to integer dot parse in columns upon. Ay, mali yung spelling ko. And then, finally, ito, siya ang name. So, string name is equals to columns sub 2. There you have it. Ito na yung mga fields ng item natin. Tapos, ibuin na natin yung object. So, item that set id. Aha. Set quantity. Set name. Then, tapos na. Return na natin siya. Return item. So, ayun. Ayun nga. Basically, parang ito lang ngayon na baliktad. Para mabuild natin yung item. Para mabuild natin itong item list. At para maging persistent siya. So, every time i-run natin yung app, yung ating item list ay same. So, ayan. So, paano natin ito i-validate kung tama? So, para ma-validate siya kung tama, kailangan natin gawin yung list na feature pala muna. Ito. Pero, ayan. So, for now, siguro, i-commit muna natin yung nagawa natin sa edit. So, ginawa natin dito, ito. So, lahat sila.
Ayan, implement edit feature. Tapos, ayan, sign off, commit. Ay, teka lang. May mali eh. Teka lang ha. Parang wala yun. Ah, tama pala. So, commit. Sorry, sorry. Ayan. So, una pala na. Una pala dapat natin in-implement ay si list. So, list natin, list. Wala naman siyang args. So, wala siyang args na tatanggapin. Nagyan lang natin siya rito. Private static void list. So, service exception. So, gagawin niya lang. Meron tayong list of item. Items. Tapos, import. So ikaw ay item service dot fetch all. Gawa na natin yan, i-print lang natin siya. So paano natin siya i-print? Siguro ano, i-format din natin siya. So para i-format siya, system.out.print printf. So, magiging itsura niyan ay mag-allocate tayo ng 3 spaces para sa ID, and then quantity siguro ano, 4 percent for D, tapos ang matira name na name string. Basta siya. So yung una siya yung ID. Ano lang to, header, table header lang to. Table header, double, para magmukha siyang header. ID, and then quantity. And then, finally, name. Tapos, ilo-loop natin tong list of items. So, for each item in items, print din natin siya. So system.out.printf para formatted. Kung tatignan. Ay, ba 3DS ito? Mali. 3D. Ayan. So, tulad din na format sa taas, alakay tayo ng 3 spaces para sa ID. Then, 4 spaces para sa quantity. Then, ang matira, name na. Single space lang siya. Tapos, item.get ID and item.get quantity item.get name. So ayun, ganito lang natin siya i-present. Ano ba to? String pala sila, kaya S. Tapos mo lang. So, ayun nga, kunin lang natin yung list of items, lahat ng items. Then, kuha tayo ng header, table header yan. Then, for each item, ipiprint lang natin siya. So, paano yung fetch all natin? Siguro, sa service except, sorry. Ito. Kuha tayo ng bagong method rito. Public list ng item. Fetch all. Tapos, pasin nyo, hindi ako gumagamit ng ano, ng array, kasi hindi ko alam gano'ng karami items ko. Ang array kasi static yung size. So, pag hindi mo alam yung size mo, gumamit ka ng, ano, ng list. So, try catch as usual, pareho lang data access. Exception. So, new service. Ang message natin ay error fetching item data.
So, gagawin lang natin. Parang, hingi lang tayo sa daw ng item list. Ayan. Basically, ano, itong service na to, dadaanan lang siya ng presentation layer. So, dahil sa presentation layer natin, ito, wala, di niya alam yung item daw. Di niya alam na nag-exist yun. Kasi wala naman siya rito. Ang alam niya lang nag-exist ito. Ang alam niya lang nag-exist ito. So, dito lang siya manghihingi. Siya ang nakakaalam ng existence na ito. Siya yung manghihingi na ito. At ikaw, kuha tayo na ito. Create method, fetch all. Ayan, so, data access exception. Tapos, puntahan natin yung implementer nila, si pangalan nito. File item daw. Problem niya, hindi na naman naka-implement yung bagong method. Add natin. So, ito gagawin niya lang siguro, i-re-return niya lang ito. Kukopyahin niya lang. So, para hindi natin ma-tamper yung original, kukopyahin natin yung list. So, ganito lang kumopya ng list. So, return array list. Then, pasa mo lang as argument yung original na list. So, dito, kukopyahin niya lang to para hindi niya ibigay itong original for protection na rin. So, ayan. Wrong spelling. Ayan. So with this, gagana na yung ano natin, this feature. So try natin. So, this. Run. Wala. Ba't walang lumabas? At hindi siya lumabas. May mali sa ginagawa natin. Ano kaya yun? Ay, hindi siya na. Di ata siya na load. Yun, may bug na ako. Load. Aha. While read. Ano ba to? Aha. Or null. If end of the string. Hindi naman siya null. So, i-debug ko siya. Ito, then, debug ko ito. Debug. So, di, paano mag next step. Ikaw ba yan? Next is, meron tayong file, item.txt. Open tayo ng buffer. File not found exception. Ayun! So, wala raw item that... yun yung mali ko. So, ayun dito, wala raw item.txt kasi items pala siya. Stop na natin to. So, ayun. Ganun pag gumamit ng debugger. Items.txt. And then, try natin siya ulit run. So, run. Ayun, lumabas na ito, si 1999 mouse. So, limbawa, meron akong bagong item, si 1, 2, at meron akong dalawang nail cutter. Pag nirun ko to, dapat lalabas siya dun sa baba. Run. Ayan. Meron na tayong dalawang nail cutter. So, sorry, mali pala yung pag-a-add ko. Ito pala dapat. So, pag nag-add ako ng add tayo ng kung ano, yung bumaganda. Walis. Add tayo ng walis, isa. So, run. Save na natin. ID3. Tapos, i-run ulit natin siya. Edit. List natin. So, dapat si Wallis ay nandun na.
So ayun, ito na si Walis, na-add na siya sa ating file. So I think sobrang haba na ng video, baka di ko na siya ma-upload ng maayos. So yung edit, next time na lang. Tapos baka i-publish ko na rin to sa GitHub para makuha niyo yung code. So teka lang. So, git GUI. Commit natin to. Implement this feature. Pag na-commit na siya, push natin siya. Git push. Ayun na to. Warning lang yan kasi first time ko mag-push. So, ayan. Dahil na-push na siya, viewable na siya online sa GitHub. So, github.com/kana. So, ito siya. Saan na siya? Ito. So, ito yung ginawa ko. Ito yung latest kong commit, kung maalala nyo. Implemented this feature. So, pag kinloan mo ito, matadownload mo siya as zip or whatever. Pero mas magandang clone pa rin para magamit mo siya as is. So, ayan. Ito yung URL. Nasa, ilalagay ko yun sa description ng video or sa Facebook post ko. So, ayan. Next time lang natin i-test. Then, maybe next time, gawin ko na siyang database talaga para hindi tayo nagpa-file hunting. Salamat!